Important, Ben, important points to make, Ben. Okay, bago tayo patanggapin niya, mayroon tayo mga important points to make para sigurado. Kasi may mga bagay na over the years ay na-abuse and na-misuse. Kaya ipo-point natin to. Especially important sa ating panahon ngayon. Okay? So si Brother James na lang pala muna bago si Stephen. Okay. Tapusin natin to. Yung isa pinaka-importante, yan. Namimiss ng iba naman. Okay? Umikitid na yung ating, ano, kung napansin nyo, yung ginagawa natin dito habang pinaaral natin to, di ba? May yung pinakamalawak dyan, lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Siyempre. Tapos pag kumikitid pa yan, hindi, dapat Christianity lang. Ay, mga nakakilala kay Kristo. Tapos, yung mga, ano ba yun? By faith only. Di ba? Naniniwala sa historical Jesus, ay namatay, kumikitid na kumikitid dyan. Ay, mga ipaling Kristiyano naniniwala dyan. O, yung iba, kaso nawawala, ang kaligtasan, no? So, yung iba ay may faith din, kaso may works. Okay, so dapat walang works, talagang faith lang. Okay, tinda natin. Ngayon dito, lalo na to, pagpasok natin ng eternal security, baptist na lang yan. Okay, kaya ngayon, other important points to make na hindi dapat ma-left out kasi sa lawak na minsan ng Christianity, katotohan, maraming mga sinungalingan, maraming halo-halo na ideas, ay pambihira. Litong-lito na rin tayo pag ikaw yung mag-share. Okay? Ayaw mong malito. Andun ka. Nag-preach ka. So, malilito ka. So, kunin mo itong anong idea na to para aniwala ka. You will save yourself from a lot of trouble. Okay? So, emphasize natin itong mga bagay na to. Ilan lang naman to eh. Pinakipot natin yung external security. And then kukontas natin yung mga works. Anong sinabing works-based salvation? Ano yung lordship salvation? Ano to yung pagkakaiba ng rewards and recognition? Saka eternal life. Okay? So, actually, pag naintindihan mo eternal security, sample natin yung iba medyo. Okay? Pero, daanan natin yun. So, ano yung sabihin ng eternal security? Pag sinabing eternal, kanina, ligtas ka na, di ba? Kaso may pumapasok na maling paniwala, sabi nila, hindi ko makalimutan yun, sabi nila, yung OSAS daw, pag sinabi OSAS, one same always, ano yan, damnable heresy daw yan. Mga loko-loko yung nagtuturo ng eternal security. Sabi nila, life is everlasting, pero yung possession mo daw nun, hindi everlasting. Kasi yun, kasi overlasting yun, pero hindi sa'yo forever yun. So nawawala nga sa kanila. Okay? May point eh, di ba? Pero yung pagtinignan mo na yung mga verse nila, eh, hindi naman, ano, ang sinasabi nila doon, yung mga unsaved, yung mga, madalas yan, yung mga reprobate, di ba, nawala, oh, kita mo, umalis sa church. Oh, nawala yung kaligtas, hindi nga naligtas yun eh. I never knew you, sabi ng Panginoon. Hindi siya na naligtas dati, nagkunwari lang sila, parang Judas, di ba? So, tas saka sila umalis. So, ligtas. Hindi sila ligtas. So, hindi naalis yung kaligtasan sa kanila. Hindi sila nagkaroon ng kaligtasan even in the beginning. Kaya naniniwala tayo, once saved, always saved. Okay? So, i-explain natin ngayon bakit. Ano ibig sabihin ulit ng once saved, always saved, Stephen? Ano yung once? Isang beses kang naligtas. Naligtas ka lang muna. January 17, 2020. Maliligtas ka ba ulit? Eh, tumanggap ulit sa Panginoon eh. Always save na yun eh. Hindi ka na kailangan tumanggap. Pwede ka tumanggap, kaso wala lang yun. Tsaka actually natanongin natin, ba't ka tumatanggap na? Di ba tinanggap mo na nga dati? Kasi may mali doon sa pagtanggap mo. Pwede yun. Wala na, mayroon kang idea mo natin ng kaligtasan ay para ng palataya at gagawa. Ang dami nalilito dyan. Kailangan natin naaral to eh. So ang idea mo doon, kaya nung tinanong ka, kailangan pa rin gumawa. Required pa, hindi mali yun. So ngayon ang kailangan mong tanggapin kaligtasan, yung Kristo na siya yung nagsakripisyo lahat, finish work of salvation, finish work on the cross, and then wala ka na pwede dagdag doon. Okay, absolute.
Okay, so eternal life or everlasting life. Iisa yan sa Bible, sa King James. Again, sa iba, makakalitoy. Pero sa King James, pag ganun, eternal, everlasting, eternal. Kasi nga, isa, ibig sabihin na pag eternal, eternal is equals to everlasting. Okay? God willing. Yan, God wants to give us eternal life. Yung pala yung binabasa ko. 1 Peter 2:24 ba yun? Tama. Ah. Hindi, 1:24. Hindi. Ano nga ba yun? So, gusto ng Diyos lahat maligtas eh. 2 Peter pala. 3:9. Hindi nakalagay dito. Pero sabi ng 2 Peter 3:9, ang gusto ng Diyos ay maligtas tayo. Okay, sabi rin sa John 3:16, minahal niya tayo. Gusto tayo maligtas. Okay? Gusto kong i-note dito yung sinasabi natin na mahal ba ng Diyos lahat ng tao? Yes. At a point. At a point. Diba? Hindi lahat. So, minahal. Okay? Past tense, love the world. So, ngayon, hindi lang. Kaya nga may impyerno eh. Lahat ng tao, mahal niya, unconditional, walang condition, walang qualification. Eh, wala na impyerno kasi mahal niya lahat. Hindi niya naman tatapon sa impyerno yung mahal niya, di ba? Make sense? So, hindi niya mahal lahat. So, mahal niya lahat for some point. Kunwari, si Stephen. Kunwari lang, hindi, huwag na Stephen. Lagi lang Stephen. Kunwari, may tambay dyan. Nung baby yan, mahal ng Diyos yan. Nung bata yan, mahal ng Diyos yan. Sinasabihan siya ng magulang niya, hindi sumunod. Okay, grade 5 na siya, hindi sumunod. Hanggang mag-high school, lalo na, naging loko-loko na talaga. Okay, naging bakla pa, ganun. At some point, di na siya mahal ng Diyos kasi yung konsensya, sinasabi yung mali yan. Diba? Tapos, hindi niya, So, itatapon siya ng Diyos sa reprobate mind na tinatawag. So, di na siya mahal ng Diyos. Okay, importante yung kasi kasinungalingan niya na kumakalat. Okay? Wala yan sa King James Bible. Minahal tayo ng Diyos lahat, pero may point na pwede mong tawiran. Tumawid ka na doon, hindi ka na pwede maligtas. Amen? Kaya ka may mga anak ng demonyo. Okay? Yung iba naman kasi, sabi, lahat ng tao, anak ng demonyo, tapos magiging anak ng Diyos. Wala sa Bible yun. Wala sa Bible yun. Di ba? Narinig niyo yun? Di ba? Huwag kang mag-asawa ng anak ng demonyo. Kunwari. Hindi naman, baka unsaved pa lang. Ano ba yun? Sabi dyan, not willing that any should perish. Okay? Ngayon, the definition of the words. Ano ibig sabihin ng last forever? Ano yung mga term natin? Last forever. Anong word dyan? Ulit-ulit tayo. No? Everlasting, eternal, without end, never ending. Ganun din. Everlasting, not perish. Okay, so eternal life, parang gusto ko rin magkape. May ako na yung kape din ako. Yeah, break lang, okay. Nakikinig nyo naman doon ba, di ba? Uyat ako ang hapon eh. So eternal life and everlasting life means we will have life that will last forever. Life will never end. Hey, parang 1 plus 1, di ba? Pero bakit ang dinadaanan? Kasi nga, ang daming kasinungalingan sa labas. Hindi, magwawakas yan. Mawawala sa'yo yan. Regalo sa'yo yan, pero pwede mong iwala. Yeah, pwede. Kung ano yan, kung Bible yan o cellphone, pwede masira. Kaso nga, everlasting life. Yung life mismo ang everlasting. Eh, binigay na nga sa'yo yun. No? Paano mawawala yun? Sige ka. Okay? Eternal life begins the moment you accept, receive the Lord, or get saved. Kaso, get saved nga dito, yun, no? You get saved. Hindi. You become the child of God. Isa lang yun. Okay? Eternal life begins the moment you get saved. Believe or get saved. Eh, isa lang naman yun eh.
Napansin niyo ba wala tayong repent dito? Mamaya, hindi na natin repent. Pero mayroon tayo isang oras ng repent, di ba? Nilinaw natin yan. Okay, John 3.36. Ito ang maganda sa ano. John 3.36. Eternal security talaga. Sige, go! He that believeth on the Son hath everlasting life. Okay. And he that believeth not the Son shall not see life. Okay, so maganda to sa King James. Pag sinabing hath, anong sabihin nun? Sa atin ngayon, has. Okay, present tense, meron na. Okay, hindi magkakaroon, hindi pinangako, andyan na. Okay, pinangako sa atin yung redemption ng ating body and soul. Okay, later yun, sa rapture. Pero yung kasiguruhan, andyan na yun. Okay? Eh sabi dyan, meron ka ng everlasting life. Kasi nga, hindi na magwawakas yun eh. So, yung life mo ngayon ay hindi na magwawakas. And he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth in. So, puro past, puro present tense to. Ito nyo ba yun? Again, sinabi yung kabaliktaran kasi ang talagang sinasabi lang dito, believe lang. Now, meron sa Mark, actually, nabasa natin last time, di ba? Na believe and repent. Ah, sorry, believe and be baptized. Pero yung kabaliktaran nun, he that believeth not and baptized not, di sinabing ganun. Okay? Ibig sabihin lang talaga yung believe ang focal dito. Okay? Okay, so example. So paano yan? Explaining eternal and everlasting. So may nadali na siguro to, no? Di nagtatapos o binigyan kita ngayon. Sabi dyan, di magtatapos. Kailan magtatapos yan? Hindi nga magtatapos eh. Okay, very good. Yung mga Pentecostal lang kasi naman nawawala dito eh. Yung mga Baptist medyo okay dito. Okay, kawawa yung mga yan. Si Nation says, yung bangitin ko na lang, isa sa mga naging kaibigan ko noon, nag-struggle siya dyan eh. Alala ko yung nagkita kami doon. Okay siya, eternal security. Is it kasi Pentecostal pa siya, hindi naman siya maalis doon. Ano mo nga turo sa'yo dyan? Alam mo ngayon, parang nagdududa na. Palamang, andiyan ka, hindi ka umalis dyan eh. Parang naiintindihan daw niya nang inawawala. Paano nga nawawala? Di wala nang masagot ng... Umalis ka na kasi dyan. Yan, ganun, yun ang ano. Gusto mo na ano. Yun na yun. Okay. Okay, sa mga open explanation dyan, yung first and second death, di ba? So, malino, na-establish natin kanina sa Revelation 20, 14 and 15, then Revelation 21:8. Yung lake of fire, yung di maliligtas, ang tawag dun, second death. So, alam na ng ano yun, kinakausap mo, alam mo na rin. So, ngayon, nagkaroon ka ng second life ngayon. Pasan yung second life na yun? Para hindi ka magkaroon ng second death. Ayun yun. Okay? May everlasting life ka, hindi ka pupunta sa second death. Actually, yun mismo yung in-explain sa Revelation. Matay na kasi ito eh. Revelation 21. Yes, please. Thank you. Order daw kape. Anong tayo na sa ano? Tube. 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 Ice cream. Pwede ba ilo? Kape. Do it. Yung pangatlong ano ng second death. Revelation 2. Okay? Ito yung pangatlo at ng second death. Sabi dyan, He that hath an ear, let him hear what the Spirit say to the churches. Okay? So medyo na paano nyo to yung kaligtasan din. Sabi dyan, he that overcometh. Okay? By the way, yung overcometh
sa Bible, sa New Testament, okay, sa King James, lahat ng sinabing taong nag-overcome, ligtas. Okay? Ayan. Lahat yun. Anyway, sabi dyan, he that overcome it shall not be hurt of the second death. Oo nga naman, kasi pag ligtas ka, yung tinukoy kanina sa 20 at 21, mga hindi ligtas yun, okay? So again, ito yung another verse na para sa eternal security. Okay. So meron tayong another, ano dito, sa Titus 1:2. Titus 1:2, niya sa ano nyo, sabi dyan, may basa, ready, go. In hope of eternal life, which God cannot lie, promised before the world. Okay, diba? Pinangako na yun, si Abraham nga, sabi ni, sa Galatians, pinit sa kanya yung gospel, si Abraham pa yun. Yung sabihin na, sabihin yung gospel talaga, mabuting balita ng kaligtasan yun. Na anak ka ng Diyos ngayon, anak kita, langit ka. Okay? So, pinangako na yun ngayon. Hindi lahat sa lahat yan. Pinangako sa lahat, pero hindi nga lahat nakakamit. Okay? Pero gusto ko na sabihin ito, yung hope of eternal life. Kaligtasan ang pinag-uusapan natin, pinagpunta natin bagay na magkaroon ng taong nabubuhay. Okay? At sabi pa dyan, ang Diyos ay hindi nagisinungaling. Okay? Kaya may sabi, hindi, sigurado ka ba dyan? Nagisinungaling ba ang Diyos? Ganun yung sagot dun eh. Sinabi dyan, andyan. Oh, ikaw ngayon magsabi sa akin, mangyayari ba yun? Hindi. E, ang Diyos ay hindi nagisinungaling according to this. So, sigurado yun. Okay? So, kaya pinag-usapan lagi natin is eternal security. Hindi lang eternal life, eternal security. Anong isabi security? Parang sino bang nagbabangko dito? Kami, halos wala nang mabangko eh. Utang. Tumuna rin, meron ka dong sinecure mo dun, nilagay mo dun. Hindi mawawala yun, di ba? Kasi inflation, di ba? Saka na yun. Pero, naglagay ka ng baul dyan, kung saan man yan, nilagay mo kung saan yan. Hindi mananakaw yun. Okay? Sana, di ba? Pero ngayon, yung kaligtasan mo, sino nanakaw ngayon nun? Wala nga eh. Walang may kakayanan na nakawin yun. Okay, pupunta tayo doon. Okay. Kaya eternal security. Hindi lang yung life ang eternal, pati yung security mo sa langit. Okay. Ito, magandang point din to. Nabasa na natin kanina yung sinigurado natin. No? Paulit-ulit tayo. It is by faith, not of yourselves. It is the gift of God. So ngayon, balikan mo ngayon yung mga sinasabi ng mga iba. Nawawala yan. Bakit? Paano nawala? Sige, explain. Pag nagkasala ako, ay, dali lang. Pag nagkasala ako, nawala yung kaligtasan ko, paano ka ba tayo naligtas ulit? By faith, not by works. Not by maintaining works or doing works. Diba? Ba't na sabi mo ngayon sa akin na nawala kasi gumawa ako or may hindi ako nagawa? Kita mo na. So, hindi ano yung explanation na nawala dahil sa kasalanan, nawala dahil sa pag... magpapabaya, okay, mali, okay? So, ngayon, sige, ano pa? Paano pa mawawala yan? Eh, yun lang naman yung maiisip ng tao na ano, pwedeng mawala, di ba? Kasalanan, magpapabaya, eh, di nga by works, by faith, na naligtas. So, paano ngayon mawawala yan? Di ba? So, nag-ano yan eh? Ha? Sa pagkasin sa atin nila na nawala yung pananampalataya. Nawala yung, very good, magandang tanong yan. Nawala yung pananampalataya mo. So, pwede yan sa ibang bagay. Pero sa Panginoon, kasi ang ano bang tinanggap mo doon, di ba? Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, niligtas niya yung sarili, niligtas niya yung niligtas ka niya, natawad yung mga kasalanan mo. So pag naniwala ka doon, na nangyari yung ginawa yun talaga ng Diyos, no? Hindi naman siya nagkakamali, paano mawawala yung ano? Ano yung pwede maging cause? Imbestigahan mo, ano yung pwede maging cause? Ano, nakalimot ka lang? Well, kung may tama ka na sa utak, siguro. Kung may ganun ka na, alam mo yun, siguro ligtas ka na kasi, di ba, ang Diyos ay hindi ka naman na eh. Pero pag nanloloko ka, or hindi ako naniniwalang mawawala yun kasi positive or pag sinabing believe, pinili mo yun eh, di ba? Nalala nyo again yung ating ano? Yung ini-influensya ka na ibang bagay, ini-influensya ka na ibang bagay, tinatakot ka, huwag ka maniwala dyan, no? Tinakot ka, maniwala ka. Pero bandang uli, nag-decide yung will mo, wala,
nagde-decide yun regardless sa mga ano niya, sinabi ng mga spirit, ng mind. Lahat ayaw, pero pwede pa rin pumili, di ba? Na gusto mo. So ngayon, pag nag-decide yun, hindi yan ano eh, hindi yan na nakalimot ka lang, hindi mo naintindihan. Nag-decide ka. Ngayon, kung yung ibang ha, ay malabo yung kaligtasan, malabo yung explanation sa kanila, we can see how they can say that. No? So, ang sagot ko diyang mabilis, ligtas ba talaga? Alamin natin kung ligtas ba talaga. Anong instance yung naligtas talaga na ngayon hindi na naniniwala? Sige nga. Anong instance yung naniniwala ka dati na sinasabi mo na hindi naniniwala? Ano? Hindi na ako naniwala, dati naniwala ako. Nag-decide ka nun eh. Nag-decide ka. Hindi ako naniniwala. Nag-decide ako ngayon, hindi ako naniniwala. Bakit nga? What? Ano nag-cause dun? Kung nalito ka lang, ligtas ka pa rin. Di ba? Paliwanagan mo ngayon. Ngayon, kung ikaw yung, syempre, kaya ngayon naaral natin to. Saka na to eh. Discipler, discipling na to eh. Saka, tawag dyan. Basta yung teaching and discipleship na eh. So, ngayon, yun ang ano, no, problema ng pastor yun, ang disciple. Pero I believe, pag tinanggap mo talaga na napalataya ka nung time na yon, sinasabi mo lang na hindi ka naniwala ngayon, ligtas ka pa rin. Pero kung talaga hindi ka naniwala ngayon, binabasas mo yung salita ng Diyos, sigurado ko rin, hindi ka rin naniwala dati. Hindi pwedeng naniwala ka dati, tapos, kasi parang, ang explanation ko lagi dito, yung power ng gospel, yung pinapaliwanag ko kanina, backdoor yan, hindi naman yan something na, ano eh, utak lang ng tao eh. Yung pinapal, di ba, paano ka naligtas? Si Kristo namatay. Wala naman logic ano dun eh. Di ba? Kaya ka tatanggap dun, na yun yan. Ang hirap explain. Ano yung sabihin, yung espiritu mo nga, di ba, tsaka espiritu ng Diyos, nag-connect eh. Pinaliwanag sa'yo yung basic na hindi mo kayang maligtas. Nag-connect yun. Tapos pinili mo pa rin, ha? Sige, naniniwala ako dyan. Yun yun eh. So, di ako naniniwala dun. Again, parang ano yun eh, yung magandang example dyan, yung mga bakla nga, sabi nila, totoong bakla sila talaga, pumatol sila sa kapwa nila. Sabihin, naniniwala na ako sa Jesus yun. Di ako niwala dun. Kasi sabi sa Bible, hindi nila kayang maniwala, reprobate na yun eh. So ngayon, your word against the word of God, ganun na lang. Ang sabi ko, hindi maniwala tayo sa kanya, mukha naman siya mabait eh, nagbago na siya. Pwedeng pikiin lahat yan. Niwala kayo ibang acto. Dami naloloko eh. Hindi lang acto sa magaling mong loko eh. Mga manager, marami dyan. Mga trabaho, kahit mga pastor, religious leader, mga mapagaling umarte niyan eh. Huwag mo akong paandalan, okay? Mas maniniwala ako sa salita ng Diyos. Okay? Yun ang gusto ko sabihin. So, hindi mo pwede sabihin, hindi, testimony ko to. Testimony mo lang yan. Testimony ng salita ng Diyos. Ganito. O, kanino ako maniniwala? Yun ang sagot ko lang, okay? So, masan tayo? Okay, so paulit-ulit lang to kasi nga talagang binibelabor niya yung point. Ang dami ng loloko, okay? Do you see how God wants to give you life that will last forever? That He will never end? Okay, paulit-ulit lang. Kamusta pala tayo doon, okay? So, reviewin mo sa kanya. Pag nakuha niya na, okay na yun. Nagtatakos mo ba yun? Hindi na. Mabawi niya ba yun? Hindi na. Parang hindi, hindi ganyan ng Diyos. Walang bawian siya. Hindi siya nababawasan pag nagbigay ako. Uy, ubusan ng iba. Hindi siya ganun eh. Pag binigay niya, so yan, okay? Andito tayo sa 3. Last thoughts on eternal security. Okay, our salvation is blank because God promised it would last forever. Ulit-ulit lang ito eh. Eternal. This means blank save. Blank save. Yun. Okay, very good. Huwag niyong kakahiyayang ano yan. Maganda nga yan eh. Kuhang-kuha. Once save, always save. Okay. Believing in eternal security does not mean that we teach people it's okay to sin. Yeah, ito yung problema sa iba. Okay na magkasala. Depende kung ano yung okay. Malulugod ba sa iyo ang Diyos o mawawala yung kaligtasan mo? Kung mawawala yung kaligtasan mo, okay lang. Hindi mawawala yung kaligtasan mo kahit magkasala ka. Again, hindi natin in-endorse yun. Okay, magkasala ka na. Hindi, kasi mamaya nililawin natin sa rewards yun. Hindi may please ang Diyos sa iyo, ang rewards mo, bawas. Hindi mo gusto yun. Tsaka kung kaya mo mag-rake ng rewards, tapos hindi ka mag-rake, tapos ano?
Hindi mo gusto yun, okay? Medyo na-touch ko tuloy yung isang point. If someone doesn't believe in eternal security, they are not... Ay, ang ganda to. Very good, di ba? Kung hindi ka niniwala sa eternal security, kaya ang dami na siya yung mga Pentecostal, ganun. Kasi hindi yung kaligtasan idea nila is iba. Bawas, nawawala, nababawasan, di ba? Hindi sigurado, kailangan mong sugsugan ng works, ng faith and works. Ay, naku, hindi. Okay? Kaya tandaan yan, ha? Pag sinabi niyang save siya, hindi mawawala ba? Oy, matay. Basta gumawa nun. Hindi ligtas yun. No? Hindi, sobra ka naman. Eh, yun nga sabi ng Bible, eh. Pareho ba yung kaligtasan na hindi nawawala at nawawala? Oh, hindi. Okay. So, hindi ligtas yung mga yun. At malamang sa hindi, meron silang ina, may iniisip sila na pinanghahawakan nila. So, gumawa ka ng gumawa, nanatili, yan. So, they are not saved. So, huwag kayong paano sa ano nila, paandaw nila. Ay, save na ako eh. Okay, someone who believes that they can lose their salvation based on how they live their life, things they do or don't, also believes to keep their salvation based on how they live their life, things they do or don't. Okay? Kaya nila iniisip na pwedeng mawala kasi nakabase sa kanila. Talagang mawala yung pagbasa sa'yo. So that is not the type of salvation na tinuturo natin ng Bible. Okay. Someone who does not believe in eternal security is still blank on themselves. Rely or trusting, okay, on themselves. Sa kanila, ay, kailangan, i-maintain ko to, kailangan, ganyan. They're still rely or trusting on themselves. Eh, sino dapat i-trust natin daw? Eh, nag-trust ako kay Jesus at nag-trust ako sarili ko. Uy, sigurado. Sorry. Hindi tama yung pagtitiwala mo sa Diyos. sa salita lang ng Diyos eh. Katulad nga yung mga ano. Sinabi ng Diyos, mayroong reprobate ng Bible. Sa feeling ko, hindi eh. Kaya doon maniniwala sa'yo. Hindi, basahin natin. Hindi, feeling ko eh. Hindi, ganun. Okay? Kaya malalaman mo yung mga talagang ligtas din ang lapit sa Bible. Kasi, na-confirm na na-confirm yung pinaniwalaan nila, di ba? Tinanggap nila. So, ganun tayo. Ako kayo, ha? Pero ako, wala pa akong... Hindi, meron din palang mga... Yung parang mga reprobate yung mga ganun. Nagmamaster sa Bible, pero hindi ligtas. Nakatakot yun, no? Parang Satanas. Meron ganun. Inaalam nila yung Bible. Ang dami nilang alam sa Bible, pero hindi ligtas. Si Soriano, si James White. Nakatakot yung mga ganun. Anong ginagawa mo dyan? Gagamitin mo lang laban sa mga tunay na ligtas. Satay tayo. Okay, patapos na tayo. Ngayon, ang gagawin natin ay ito yung example natin. Okay, bago mo siya patanggapin or actually, kahit hindi, mas maganda bago mo patanggapin. Okay, in-explain ko sa'yo, ito yung eternal security. Kahit magkasala ka, naligtas ka ngayon. Ako, ganun eh. Ako nga rin, nag-soul winning taong Wednesday. Naligtas ka ngayon, naging anak ka ng Diyos. Yun ang inaano ko, tumanggap ka sa Panginoon, anak ka na ng Diyos, ligtas ka na, okay? Wednesday. Thursday, nagnakaw ka ng bangko. Sama nun, huwag mong gagawin yun. Pero kunwari lang, di ba? Nagkasakit yung sino. Nagkaroon ka ng pagkakataon magnakaw, nagnakaw ka ngayon. Eh, Thursday, namatay ka, hindi ka nagsisi. Sino na, naksidente ka? Ligtas ka ba o hindi? So, malalaman mo kung ano yung pagkakaitin dyan sa pinaliwanag mo. Kung medyo may kung may malabo doon, nakikita mo rin, okay? Pero actually, iniwala ko iba, naintindihan na, pero dahil nga, attached tayo dun sa aral na, eh, nagkasala ka nga eh. Hindi nga eh, paano nga ba tayo maliligtas? Aha, pananampalataya lang. Eh, nagkasala ka, hindi ka nanampalataya. Hindi ganun yan. Maraming nagkakasala na nasa Bible na naniniwala sila sa Diyos. Okay, actually lahat. Okay? Okay, so maganda, i-memorize yung John 3:15-16, Titus 1:2. Okay? So ngayon itong tatlo, ito yung dinagdag ko sa material ni Verity, Pastor Lodge Jimenez. Yung works-based salvation, kailangan familiar tayo sa term kasi pang ano lang yun, works-based. Mag sinabi works-based, alam nyo yung ito, nagpipintura ako minsan.
Yung dalawang klase ng pinturang sikat, syempre, oil and water-based. Pag water-based, huwag mong dagdagan ng oil. Pag oil-based, huwag mong dagdagan. Kakalat yan, di ba? So, saan ba base yan? Yung pinaka-base niya? Saan ang, kung paano nangyayari, nag-work yan? Okay? So, pag sinabing good works, ang works-based, lagi siyang bumabalik doon. Kailangan magpakabuti ka. Kailangan gumawa ka ng buti. Kailangan hindi ka gumawa ng ganito. Kailangan maging member ka ng ganito. Kailangan magpabaptize ka. Okay? Yan ang works-based. Eh, may faith and works. O, di ba, basahin mo na sa kanya yung Romans 11.6. Okay, makibasa ka yung Romans 11.6. Wala akong Bible pala dito. Namatay ulit. Ay, ito. Wala na eh. By grace. Shh, tabi-tabi. Okay. Okay, may duda ba na pwede maghalo ba yun? Works saka faith? Hindi pwede, di ba? Sa Bible, sa Bible. Excuse. Romans 11:6. At kung ang mamagitan ng biyaya, kung ngayon ito ay hindi na sa mga gawa sa ipangkaraan ng biyaya ng hindi na biyaya, ngunit kung ito ay maging sa mga gawa, okay, so sa logic, ang tawag dyan is mutually exclusive ang tawag dyan. Ang tandaan nyo yan. Ibig sabihin ito, kunwari, ito ba ay brown o yellow? Hindi ganun, okay? Kasi pwede mo sabihin, medyo brown, medyo yellow yung tingin ko dyan eh. Pero pag ang sinabi ko, ito ay andito o ito ay hindi andito, hindi pwedeng parehong tama yon. Isa lang ang tama doon. Either andito to o hindi. Handa niya, magandang ano yun. Mutually exclusive ang tawag doon. Ibig sabihin, kung hindi totoo yung isa, totoo yung isa, at yung isa ay totoo, yung hindi totoo isa. Okay? So, huwag yung mga subjective ano, kung pogi ako o hindi ako pogi. Hindi. Mahirap yun. Yung iba-iba pa. Yung mga talagang qualified yung ano statement. Katulad ng ito ba, hindi to o wala. Yan, sinasabi ganun eh. Kaya niya binigay both sides. Kung grace ang pananampalataya, so kaligtasan ay by grace, hindi na ito by work kasi hindi na works yun. Kasi grace nga eh. Kasi dinify niya yung grace dyan na talagang opposite ng works. Kasi ang grace ay by definition, ano yung pinaka-definition natin dyan? Grace is unmerited favor. Tandaan niyo yun. Unmerited favor, hindi ka karapat-dapat pero binigay sa'yo. Parang regalo. Diba? Yung sa atin ngayon, mga regalo, sanay na tayo na nag-regalo tayo kasi niregaloan mo rin ako eh. Exchange ship nga tayo. Ayoko na, nakakalito eh. Kaya minsan, inaabangan ko yung ako yung bigyan. Ako, minsan nagbibigay ako, hindi ko inaano. Wala lang, kasi gusto ko itong bigyan. Ganun. Kasi yun ang ibig sabihin ng gift, okay? So, mutually exclusive. So, pag sinabing, kailangan mong gumawa, okay? Paulit-ulit na tayo, ha? Kasi parang master nyo. Okay, pag works yan, or kahit may konting works, hindi na yan compatible. Parang tubig at langis yan, hindi magko-combine. Especially sa King James. So, iba, ewan ko sa kanila. Ngayon, itong Lordship Salvation, ito maganda rin to. Ano sabihin ng Lordship Salvation? Kailangan gawin mong Panginoon si Kristo, sundin mo siya sa lahat ng bagay para maligtas ka. Pag hindi mo sinusunod sa ibang bagay, hindi ka ligtas na ko. Ang ganda pa rin ganun. At sana ganun, kaso hindi nga ganun kasi walang maliligtas, parang ganun din. Walang magliligtas sa pamagitan ng paggawa ng mabuti, eh wala ding maliligtas sa pag-sunod sa lahat ng bagay kasi nga walang nakakasunod. Wala. Wala, okay? So ngayon, parang kanina may nasabi si Sir, di ba? Kasi sa hindi King James, ganun nga nakalagay eh. You have to make Jesus the Lord of your life.
Ang ganda naman, no? Pero huwag mong ihalo sa kaligtasan. Gawin mo nga yung everyday, yun ang turo din natin. Repentance, mag-repent ka. Every time na nagkasala ka, nakita mo kasalanan pala yun, alam mo mga kasama sa'yo, repent! Turn! Diba? Pero huwag mong i-require sa kaligtasan. At that point, because at that point, mali na yun. Naintindihan ba? Lordship salvation. Ano yung sabihin Lordship salvation? Daddy, naintindihan ba? Ano yung sabihin ng Lordship salvation? Kailangan mo bang gawin si Jesus na Panginoon? Eh, Panginoon na nga siya. Wala tayong magagawa dun eh. Pero hindi kailangan maging Panginoon siya ng buhay mo muna bago ka maligtas. Tama ba yun? Maganda yun nga. So, requirement ba yun? Yun. Yun ang... Hindi siya ni-require ng Diyos kasi nga, plastic na lang at mga hipokrito yung magsasabing, ako ay talagang Panginoon kong Panginoon, lagi. At lagi ko siyang sinusunod. Ay, hindi ko naman, hindi naman yung ibig sabihin eh. Eh di, huwag mo na sabihin i-require. Ano ibig sabihin mo doon? Nagawin mo siyang Panginoon eh, Panginoon naman talaga siya eh. Okay, Panginoon siya in a way na talaga siya ang nag-rule. Pero, huwag mong i-require yung tao na gawin siya Panginoon before siya tumanggap at bago siya maligtas dahil wala sinasabi sa Bible na gano'n. Nakita ko niyan. So ito yung isa sa mga ano din, last point na magkukompleto nitong ating lesson. Yung difference and ng rewards at recognition sa church natin, madalas natin inabanggit ito. Pero dito, para naka-record, anong ibig sabihin nito? Anong importance na i-contrast natin yung rewards? So ano ba yung rewards? For example, kayo ay si Peter. Saan ba si Peter? Si Peter parang wala pang panalo sa quiz, di ba? Kasi minsan nahilipad siya dun sa ano. Si Joshua kahit paano nahilipad sa isang team. So, pero ang tanong ko, kahit wala siyang reward, member pa rin ba siya ng church? Diba? Member pa rin siya. Wala lang siya nung rewards na meron yung iba. Okay? So, madalas kung ano dyan sa Tabao, ganun din. Kaya ibang company, ang tawag sa kanila, yung mga bonus, merit-based. Pero iba, across the board, di ba? Ibig sabihin, lahat kayo, meron kayong bonus, pare-pareho. Okay? Maganda rin minsan yun. Para masaya lahat. Pero minsan, yung iba, iba-iba, di ba? So, yung iba, 30%, iba, 50%, 100%. So, rewards ganun. Hindi ibig sabihin nga, pare-pareho kayo ng company, andiyan kayo lahat. Lahat kayo pare-pareho ng rewards. Hindi kayo pare-pareho ng sweldo, hindi kayo pare-pareho ng rewards, recognition, at tungkulin, hindi kayo pare-pareho sa bahay, ganun din. Sa community, ganun din. Okay? So, sa langit, ang lagi kong entry sa mga yan, kaluluwa, sabi ko, sa langit, hindi komunista. Inaganong mo kasi, alam natin ibig sabihin komunista eh. Pare-pareho tayo lahat eh. Diba? At marami nagtuturo nun, napansin ko. Parang, ang ultimate goal, mapunta lang sa langit, wala nang iba pa. Okay, nakuha nila yung isang part na importante, pero yung isa, hindi. So, kailangan maintindihan nun, iba yun. Iba yung pagpunta sa langit, iba yung rewards. Kasi pwede kang nasa langit, wala kang rewards, or konti, pwede marami. Okay? At paulit-ulit yan sa Bible. Sabi ng Panginoon, yung iba 100-fold, yung iba 10-fold, yung iba 50-fold. Ano, hindi mo naintindihan doon, di ba? So, ang reward sa iba sa kaligtasan, parehong positive yun. Di ibig sabihin parehong positive, parehong bagay na. Okay? Ang sa logic naman, ang tawag naman dyan is yung, ano, the fallacy by association, parang ganun. Ibig sabihin, kunwari, ang elepante may tenga, si Stephen may tenga, therefore, si Stephen ay elepante. Diba? Tama ba yun? Magkaiba sila. Pareho lang silang merong tenga, pero hindi lahat ng bagay pareho sila. Okay? So, ganun yung langit at rewards. Pareho silang positive, pareho silang galing sa Diyos, ang Diyos ang nagbigay, bibigay sa manampalataya, pero hindi ibig sabihin pareho yung rewards at langit. Okay? So, I hope, malinaw naman yun. Sige po, let's have Brother James naman.